Okay, so welcome back to our next tutorial. So this is the review number 3. Okay, so our purpose here or our program will be like this. Listen natin to. So get the highest number, okay? So user mag-input ng num1, then num2, then num3, then kukunin natin yung pinaka-highest number doon sa tatlong in-input niya. Okay? So ngayon, gawa tayo ng isang program dito. Project console, lagay natin din highest number. Okay, so okay, listen ko to. Lagay tayo dito ng using namespace std. Okay, next here, gawa tayo ng tatlong variable, int num1, okay, num2. Okay, so next is num3. Okay, so ngayon, sabi ko sa inyo, lalagay tayo dito ng comment declaration of variables. Okay, next here is asking the user to input 3 numbers. So tatanong tayo dito, enter num1, okay, cin, lagay tayo dito ng num1 yung variable niya, cout, enter num number 2, okay, next is cin num number 2 dito yung variable, lagay natin dito pangatlo, enter num 3, okay, then cin, lagay natin dito is num3, okay. Okay, so tapos na tayo magpa-enter ng number. Ang susunod na ano is checking the highest number, okay. So, to check that one, gagamitin natin yung if statement. Okay, if num1 is greater than to num2, okay, and operator num1 is greater than to num3, so, pag pumasok dito or mag-successful yung condition dito, ang ilalabas dito is cout, the highest number is, okay, lagay natin dito is num1. Num1 kasi lagi siyang highest doon sa mga numbers na nilagay natin. Else, dito naman, num2 naman. Num2 is greater than to num1 and num2 is greater than to num3. Okay, so pag ganon, pag laging mataas yung num2, ang ilalabas niya dito is cout, the highest number is, okay, lalagay natin dito is num2. Ayan. Next, another else statement. Lagay natin dito is num3 naman yung pinakamataas. So, num3 is num1, mataas na num1, and num3 is greater than to num2. Ngayon, pag mataas siya dyan at tumama yung condition, ilalabas niya dito, the highest number is, okay, so num
3. Ayan, napakadali lang siya, no? So, yan yung review number 3. So, ang gagawin natin dito, ilalabas natin yung pinaka-highest number doon sa in-input natin, doon sa tatlong in-input natin na numbers. Okay, let's try to run. Lagyan natin dito is highest. Okay, highest number. Okay. Okay, enter number 1, for example, 5. Here is 3, and then 8. So, dapat ang lumabas dito is the highest number is 8. Okay? So, napakadali lang. So, condition lang yung gagamitin nyo na end operator. Gustong sabihin ng end operator, kailangan mag-true yung dalawang condition. Once na mag-true yung dalawang condition, papasok siya dito sa gitna. So, pag nag-true yan dito, at true yan, true din dito, automatic pasok siya dito sa next, ano, sa pasok siya dito sa statement na to. Okay, pag ito naman na magtama, tsaka ito ay tumama, pasok siya dito. Ganon din dito sa pangatlo. Pag tumama yung condition, pasok siya dito. So, let's run again para makita natin yung output. For example, 8, 4, then 9. So, kailangan, lagay natin dito 2. So, the highest number will be 8. Okay? So, I hope you understand another run para makita nyo. So, lagyan natin ng 6, 2, then 7. So, the highest number will be 7. Okay? So, I hope you understand and madali lang siya. Okay? Tandaan nyo, ito yung declaration. Ito yung asking to the user na mag-input siya ng number and then check using if statement. So, kailangan marunong kami magbasa nito na end operator. Okay? So, thank you. So, para ma... Kung medyo nalito kayo, balik kayo dun sa part 1, dun kayo manood kasi nandun yung mga explanation. Okay?